Absolute, it means total, pure, not relative or comparative. Pag sinabing total, buo, pure, malinis, busila, not relative or comparative, walang kapantay o wala siyang katulad. When you say absolute obedience, everybody say absolute obedience. All right, it means total obedience that is without reservation and hesitation. This kind of obedience is reserved to God alone. Hindi pwede itong angkinin ng sino mang tao mula sa kanyang kapwa. Kasi kapag may pinapagawa ang isang tao, labag na sa pinagagawa at kalooban ng Diyos, then we apply Acts 5:29, we ought to obey God rather than man. Pag may pinapagawang boyfriend mo na hindi kalooban ng Diyos, you must be willing to say, I ought to obey God rather than man. I love you, but I love God more than you. You are not my Savior. God is my Savior. So, dito nakakaroon ng malaking test. It's a test of obedience. Talk is cheap, but you've got to prove your love and your relationship with God through your obedience to Him. So obeying God and His words wholeheartedly are our most important moral duty. Pakibanggit po, moral duty. Tungkulin po natin ito bilang mga nilalang ng ating Diyos. Dahil hindi ka naman basta sumulpot sa mundong ito eh. May lumalang sa'yo at may plano siya sa buhay mo. Before our Creator who loves us and who knows what is best for us. It's the right thing to do. And it entails tremendous blessings from our Lord. There is blessing in obedience. And in fact, there is curse in disobedience. Dahil yung daan, yung pagpapala ng Diyos, makukuha mo lang yan sa daan ng pagsunod. Pero kapag nag-iimbento ka ng ibang daan mo, hindi mo pwedeng angkinin ang pagpapala ng Diyos while you are ignoring Him and you're ignoring His sacred commands. So, very basic, ang susi ng pagpapala ay, everybody, ganap na pagtitiwala, hindi hati, pananampalataya, at pagsunod sa Diyos na buhay at sa kanyang mga kautusan. From Genesis to Revelation, this is the major theme of the Bible. It's about hearing and obeying God's words. So, palalimin po nawa natin ang ating pagkaunawa po dito. David said in Psalm 40 verse 8, I delight to do your will, O God. Ako'y nagagalak na gawin ang kalooban mo, O Diyos. Kailangan umabot ka sa ganun. Hindi yung parang napipilitan ka, kundi nagagalak ka to do your will, O God. Kasi pag nabanggit yung salitang absolute obedience, parang heavy sa iba. Ang bigat naman. Kaya ko ba yan? Yan. Ganun agad ang pumapasok sa isip ng tao. But if you carefully study, while it's our moral duty, yung lumalago, dapat ito ay nagiging delight and then nagiging devotion mo na. You live to obey God. You live to trust God. Why? He knows what is best for you. Man, alabakan po natin ang Diyos. Praise God. So, we should not receive it as something so legalistic or so ritualistic to the point na madaya ka ng kaaway. Kundi, nice ng Diyos, sumunod ka, magtiwala ka kasi mas magaling siya kesa sa'yo. Pwede ka magkamali, pero siya hindi pwede magkamali.
So kapag umabot ka na sa ganoon, then you'll grow. For some people, they don't even care what God wants. All they care about is what they want. That's the big problem. Ang tao basically po ay selfish. Kahit hindi niya sinasabi. At, di ba, ang Diyos, nilalang niya tayo. Kaso ang Diyos, hindi siya yung nilalang ka, bahala ka na. Hindi eh. God is still connected to His creation because He cares for His creation. Without God, magse-self-destruct ang tao. Kaya gagawa ng mga bagay-bagay na makakasaya sa kanya, pero masisira ang buhay niya, maninira din siya ng buhay. Nasisihan siya kasi ang sin, may pleasure din ng sin eh. God knows that. May limitasyon tayo. Hindi tayo infinite, finite being tayo. So there has to be a moral code that we need, and God provided it, and that is His word, to guide us. So, ang tao na iniisip niya ay akala niya ta siya na ang Diyos. And many people think that everything should revolve around them. My want, my desire, my look, my appearance. Look at me, admire me. And it's called the self-centered kind of life. So, as Christians, we move on from that self-centered kind of life. Tamang maging self-conscious, pero listen, dapat mas God-conscious tayo. So, the most powerful prayer is actually, not my will, but yours be done. So, ang spiritual growth, ang gap na yon, inanarrow natin yon. Pag lumago tayo sa pagsunod sa Diyos, you grow as a Christian, you grow in your spirituality. So, ang pagsunod natin sa Diyos starts in our willingness and readiness to hear God's voice. And then to really wholeheartedly apply obedience. At mahirap po nating masunod ang Diyos in the first place kapag hindi po natin alam kung ano yung ine-expect niya sa atin. Pagsunod sa Diyos, ano susundin mo if hindi mo alam ang susundin mo? So, there's no excuse because God gave us His Word. Maganda ang sinabi ng isang theologian, only God has the intrinsic worth and value in and of Himself. All others will have their value when they are connected to Him. Wala tayong intrinsic worth and value bilang tao. Lahat hiram natin sa ating manlalalang. Only God has that intrinsic worth na hindi niya hiram kanino paman. Kasi siya ang manlalalang. At nagkakaroon ng saysay at halaga ang isang buhay kapag ito ay naikonekta sa manlalalang. And for that relationship to be defined, we need to properly relate to God by knowing His will, knowing His way, knowing His words. So we cannot obey God if we don't practice hearing His voice and instructions. So the message title for today is very simple. Speak, Lord, for your servant hears. This is actually the prayer of Samuel, isa sa naging propeta ng Israel in 1 Samuel chapter 3, which we will read later on. But let me emphasize and lay down very important foundation patungkol sa kahalagahan po ng pakikinig sa boses ng ating Panginoon. So this is about developing sensitivity in hearing God's voice and of course with the intention to obey His voice. So gaano ito kahalaga? Naku, sobrang napakahalaga po. I cannot overemphasize it. It will be life and death matter, believe me. Yung makinig ka, that means life. Yung hindi mo na pinapakinggan ng Diyos, you're accepting death. You're inviting curse. You're inviting terrible things in your life. But then, while it's very important, the next question probably that comes to mind is, does God really speak? Talaga bang ang Diyos ay nagsasalita? And if He speaks, how can I hear His voice? Yun yung mga sunod na tanong na sisikapin po natin tignan sa banal na kasulatan. Whether people are aware or not, God is speaking and is communicating to His creation.
You may not be hearing God speak, not because God is not speaking, but probably because you're not listening. Or probably you're trying to listen, pero hindi mo alam papaano dinggin ang boses ng Panginoon. So ang Kristiyano magsasanay ka dapat, papaano po natin maririnig at madidistinguish ang boses ng Diyos mula sa karamihan ng iba't ibang boses sa balat ng lupa. Kasi kapag namali tayo ng boses na pakikinggan, maliligaw talaga tayo ng landas. There are voices that appear to be good, very soothing, very calming, very seducing, pero boses pala ng kaaway, boses na ng kamunduhan, hindi na boses ng Diyos. So it pays what kind of voice you follow. Now look at this passage, Hebrews 1 verse 1 to 2. God who at various times, everybody say various times, and in various ways, everybody say various ways, spoke in time past to the fathers by the prophets, has in this last days spoken to us by his Son, the Lord Jesus, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds. So this verse is very clear. God speaks at various times, in various ways. Sa Old Testament, he speaks through the prophets. Yun ang kanyang mga mouthpiece. And in the New Testament, the disciples, the apostles, who are also prophets. Okay, minsan ang Diyos ay nagsasalita sa isang sitwasyon, various ways. At higit sa lahat, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay nagsasalita sa atin through His Son. He sent His Son, our Lord Jesus Christ. And God made it even simpler. He speaks to us through His Word, the Bible. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, there's no excuse, kumbaga, why we cannot hear the voice of God. So, look at John chapter 10, verse 27. My sheep, they hear my voice, and I know them, and they follow me. So, ang patunay na ikaw ay kasama sa tupa ng Panginoon, kasama ka sa ligtas mula sa mga mapapahamak kapag pinakikinggan mong boses ng iyong pastol. The voice of a stranger, they will not follow, ang sabi ng verse 3 to 5 ng John chapter 10. So, God speaks through various ways at hindi natin naririnig marahil ang tinig ng Diyos because probably we're not listening or we don't know how to listen to His voice. Revelations 2:29, he who has an ear, let him what? Hear what the Spirit says to the churches. Kapag tinignan po natin ito, parang redundant. He who has an ear, let him hear. Di ba? Isang pa naman gagamitin ang ear, kundi sa pandinig. But the interpretation of this is, you just don't listen through your physical ears. You need to train yourself how to listen with your spiritual ears. Listening to God's voice is big, big theme in the Holy Scriptures. That's why napakaganda po na ma-practice natin that we impress God, we really want to listen to Him. Can we say an amen? So that's a powerful prayer. Speak, Lord, for your servant hears. While I'm not saying that it's impossible to hear God's voice very audibly speaking to you just like what Samuel experienced, pwede. In some special supernatural circumstances, God does that. Pero ang Diyos ay gumawa ng paraan para maunawaan natin kung anong kanyang kagustuhan in a supernatural way. Yan ang istorya bakit nasulat po ang banal na kasulatan. It's the ultimate source and basis of truth. Kaya kahit sa mga nag-oath-taking sa office at yung sasaksi sa judge, nakapatong ang kamay po nila sa banal na kasulatan. Kasi hindi ka pwede magsinungaling on I am making an oath on the basis of my understanding that the ultimate reference for truth
is the Bible, the Word of God. Yun ang dahilan bakit may ganung practice kahit sa mga paglilitis. Now look at the experience of this servant of God, how God trained him to hear God's voice. Pamula pa man nung siya'y bata pa. That's in 1 Samuel chapter 3, verse 1 to 10. It says, "Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli. And the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation." Madaling salita, madalang marinig ang tinig ng Diyos. This is one of the dark days in the story of Israel. "And it came to pass at that time, while Eli was lying down in his place, and when his eyes had begun to grow so dim that he could not see," matanda na si yung high priest na Eli, "and before the lamp of God went out in the tabernacle of the Lord, where the ark of God was. And while Samuel was lying down," nakahiga si Samuel, bata pa siya dito, "then the Lord called Samuel, and he answered, 'Here I am.' So he ran to Eli and said, 'Here I am, for you called me.' And he said, 'I did not call you, lie down again.'" Akala niya, ang tumatawag sa kanya si Eli. "And he went and laid down. Then the Lord called yet again, 'Samuel.' So Samuel arose and went to Eli and said, 'Here I am, for you called me.' He answered, 'I did not call you, my son. Lie down again.'" Hindi kita tinatawag, anak. Ige, balik ka sa ano mo, tulog mo, higa ka. So, verse 7. "Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. And the Lord called Samuel again the third time. So he arose and went to Eli and said, 'Here I am, for you did call me.' Then Eli perceived that the Lord had called the boy. Therefore Eli said to Samuel, 'Go lie down, and it shall be, if he calls you, that you must say, Speak, Lord, for your servant hears.'" That's where we got the message title today. Remang rema po ito, if you read it, because many times we're so busy. We just want to do this, want to do that. We don't take time to say, "Speak, Lord. I'm listening." And because many people are not praying that prayer, wardi-wardi ang kanilang buhay. Kasi pag naririnig natin ang tinig ng Diyos sa buhay natin, dadalhin kanya sa malagong pastulan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Alright? "So Samuel went and lay down in his place. Now the Lord came and stood and called, as at other times, 'Samuel, Samuel.' And Samuel answered, 'Speak, for your servant hears.'" At nangusap pang Lord sa kanya of what will happen to Israel and God's judgment to Eli at sa kanyang mga anak na spiritual leaders during that time, but they're very disobedient to the Lord already. I want to point out here na si Samuel obviously is not yet trained to hear God's voice. Pero nung makuha na niya kung ano ang tinig ng Diyos mula sa tinig ng karamihan, from that time on, he grew and he became a very mighty prophet in Israel. Dito rin ay magbibigay paalala sa atin that it's possible that many people mistake God's voice with other voices because they have not yet trained themselves into distinguishing God's voice from other voices. Ang tawag po dito ng Biblia ay discernment. Everybody say discernment. We need to grow in discernment. Palatandaan po ito, ang discernment po marka ng isang nagmamature na Kristiyano. That's in Hebrews chapter 5 verse 14. Very quickly, please. "Solid food belong to those who are" what? "Mature." So it talks about solid spiritual food. So physically, yung baby, pang-babing pagkain. Pag nakakaedad na, mature food ka na dapat, solid food. Spiritually speaking, we've got to desire for solid spiritual food para tayo ay nagmamature. "Who through" what? "Training." Everybody say training. Oh, kaya nga, train tayo. "Training have the skill to recognize the difference between right
and wrong. Many people today, they call what is wrong right. Nalilito na sila, and they even justify what is wrong. Get this, please. You will surely make decisions every day. In fact, you and I will make some moment-by-moment decisions all through the day. There will be voices that will influence your decisions. It could be the voice of worry, fear, carnality, wickedness, voice of emotion, hurt, pain. God wants to guide us into the right path. But we need to learn how to hear God's voice more and more. So, paano mo isosort out sa lahat ng mga boses na ito, ang boses ng Diyos? Baka boses na lang ng karnalidad ko to. Baka boses na lang ito ng takot ko. Baka boses na lang ito ng aking damdamin ng pagiganti. Hindi na boses ng Diyos. And then, decipher it through the help of the Holy Spirit. If it's not the voice of God, don't follow it. So, we cannot do this perfectly, but we have to grow. Everybody say, let's grow. Palakpakan natin ng Panginoon. Praise God, praise God. So, yun yung main thought here, to hear God's voice. I would like to share that we've got to overcome certain hindrances and do something about the attitudes, disciplines, and motives of our heart. Quick background of the story in 1 Samuel chapter 1, verse 3. This is the time of Judges. At itong ang mag-anak na ito, Eli, Hophni, and Phinehas, ang kanyang mga anak, something happened. They became corrupt, they became immoral, at ang Diyos ay supposed to be, dapat mo high moral standards sila. But they caused Israel even to sin. Pagka pari ka, especially in the Old Testament, ang mga pari po, they are the go-between God and Israel. Sapagkat nahiwalay ang tao mula sa Diyos. So, ang Diyos ay nag-set up ng system na bagamat nawalay ang tao, pwede pa rin lumapit kapag may mediator. So, they are called priests. So, that is the concept of priesthood. Okay? So, ang tao, para makalapit sa Diyos, lalapit sa pare na tutulong sa kanya para makalapit sa Diyos. So, that is God's way of saying, I'm reaching out on you. Kahit ako'y banal, kahit makasalanan kayo, gusto ko makalapit pa rin kayo sa akin. So there are sacrifices, there are offerings. So that's the picture in the Old Testament. The priests also represent God to the people. So dapat high moral standards sila. Their work is very sacred. Now, New Testament po, are you ready for this? Lahat ng mananampalataya ay bahagi ng priesthood. All believers are called priests unto God through the blood of Jesus shed on the cross of Calvary. So you don't need somebody bago ka makalapit sa Diyos. You can go direct to God now through Jesus Christ, our high priest and intercessor. So, madaling salita, God wants us to have a free access to Him. Dahil ang bigat ng buhay kapag wala ang Diyos. Agree? Napakahirap mabuhay kapag ka malayo ka sa Diyos. So, that's the picture here. But then, as the priest in the Old Testament should live with a high moral standard, lalo na sa New Testament, kung tayo ay saserdote or priests unto God. So, there is this lady, a woman by the name of Hannah, hindi ho magkaanak-anak. At so nag-pray siya at lumuluha na siya sa Diyos at nangako sa Lord, kapag binigyan mo ako ng anak, pangako, ihahandog ko siya sa iyo, maglilingkod siya sa iyo. Tinugon ng Diyos ang kanyang dalangin, nagbuntis siya, and so naging anak niya si Samuel. Samuel means I asked for him from the Lord. That's the meaning of Samuel. Okay, so yung mga hindi magkaanak-anak, this is a very good encouragement to us. Keep asking God. Mahabagin at naaantig ang Diyos sa mga nagpapakumbaba po sa Kanya. So as promised, Hannah brought Samuel, his son, sa Shiloh, kung saan nandoon noon ang religious center and the military center of Israel. So dinala kay Eli at eventually na itrain siya to become a priest. And then, the Bible says, maliit pa si Samuel,
Nagmi-minister na siya sa Diyos. There are various verses na maliit pa lang si Samuel, nagpe-praise and worship na siya. Alam niyo yung mga ang puso nila, gusto nilang laging sambahin ang Diyos. Tinitiyak ko po sa inyo, sila yung mas sensitive sa boses ng Diyos. Even in our prayer, huwag niyong simulan ang prayer ng Panginoon itong kailan. That's a prodigal son prayer. Our Father muna, holy is your name, your kingdom come, your will be done. Minister ka muna. Hindi pagsasayang ng oras ang pagsamba. Ang pagsamba, nagbubukas ng iyong puso at sensitivity upang pag nandudong ka na sa iyong consciousness, sa presensya ng ating Panginoon, mas maririnig mo at mas sensitive ka sa boses ng Diyos. Those are the lessons there. So yung pagtaas natin ng kamay po dito, hindi arte-arte yon. You come here with a heart, God, I want to worship you. I want to draw closer to you, Lord. Sa una, parang mabigat kasi iniisip mo yung utang mo, yung nagtaksil sa'yo, yung nagsalita ng masama sa'yo. Mabigat sa una, but when you train yourself to direct your thoughts, to direct your heart, yeah, lahat ng ito'y ganito and they're pulling me down. But God, I look to you. I don't know what to do, but my eyes are upon you. And then unti-unti, nakikita mo, nagluluwag ang iyong pakiramdam. So that is what Samuel is doing. He always ministers to God. Sabi mo sa iyong katabi, matalino ang sumasamba sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Hindi arti-arti yon. Sadyain mo yon. So before you go to Lord, ito yung problema ko. Hindi, huwag mo simulan sa ganas. Sambay Diyos, dakila ka. Makapangyarihan ka. Ikaw po ang aking manlalalang. Ikaw ang aming tagapagligtas. So your thoughts begin to be directed to Him. At dahil nakikita mo, nga, malaki ang Diyos ko, so may na-stir up sa spirit mo. And then paghanda ka na, tsaka mo iladlad ang listahan mo. Lord, 20 lang naman ang aking kahilingan. Kahit ilan pa yan, pagka nakapasok ka na sa presensya ng Diyos, maririnig ka ng Panginoon kasi pinakikinggan mo rin ang tinig niya. That's why Christianity is wonderful. It's never about ritualism. It's about relationship with the Creator who cares for His creation. Very far from just being religious. So, there's a problem here. Hophni and Phinehas, they became corrupt. Nilapastangan ang priesthood, nag-abuso sa kanilang authority, at naging katitisuran sila sa God's people offering their sacrifices. So God has to raise up an obedient servant by the name of Samuel. Napakaganda talaga nitong ugali ni Samuel na ito. Imagine, tinawag siya ng Lord, tapos agad siyang bumabangon, yes po! Alam niyo, sarap magkaanak ng ganyan. Yung bang hindi nagbibingi-bingian. And I believe with even such an early age, God already saw that characteristic in this young boy, Samuel. So, he said those very precious words, speak Lord, for your servant hears. Aminin natin, kulang ito sa atin. Madalas, pag lumapit tayo sa Diyos, gusto lang natin tayo ang pakinggan ng Diyos. Walang masama na ihayag sa Diyos ang ating pangangailangan. He said, ask of me. God wants us to pray to Him. But there is an element that is very lacking in our prayer and in our relationship with God. Our willingness to listen to Him. Because the truth is, we want God to listen to us, but we're not interested in listening to Him. We want our own thing. So, dito tayo dapat lalago. Kasi po, kapag natutunan mo ang pakikinig sa Diyos, the Bible says, hindi ka pa humihingi, pinagpapala ka na niya. Baliktarin mo sa halip na hanap ka ng hanap ng blessing, hanapin mo yung blesser, susunod ang blessing. This year, our declaration is divine increase. Everybody say, divine increase. It will not happen if you will not practice this. Listening to God's voice. Maingay masyado ang mundo. Kaya may mga panahon nang kailangan sasadyain mo ang pananahimik,
Psalm 46:10. It's a very difficult discipline actually. But it's a very powerful discipline. Be still and know that I'm God. Nababahala po ang kaluluwa mo kasi puro ingay ng mundo ang pinapapasok mo sa isip mo at sa puso mo. Wala kang panahong pakinggan ang tinig ng Diyos. Wala kang panahon sa kanyang kasulatan, pero may tatlong oras ka sa social media mo. Nakinikiliti ka lang, pero hindi nabubusog ang kaluluwa mo. So it's a thing that you will substitute. Alright? So that's the story here. And kinabukasan, sabi ni Eli, "Oh, anak, Samuel, oh, anong sinabi ni Lord sa'yo?" Ayaw magsalita ni Samuel. Bakit? Kasi ang inusap ng Diyos ay judgment kay Eli at sa kanyang mga anak. Eh, sino ba naman ang hindi matatakot dun? Baka paluin ako eh. Huwag kang matakot, anak. If it's from the Lord, sabihin mo. And he said, look at these words. They're very sad revelation. Chapter 3, verse 12 to 13. In that day, I will perform against Eli all that I have spoken concerning his house from beginning to end. For I've told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knows because his sons made themselves vile. Naging marumi, naging immoral ang kanyang mga anak, and he did not restrain them. And therefore I have sworn to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned for by sacrifice or offering forever. Not even a sacrifice can atone for their sins anymore. Kumbaga, sumagad ang Diyos. And it made me to think, ang Diyos mabait, ang Diyos mapag-ibig, pero wag nating sasagarin ang Panginoon. Matuto tayong makinig at magtiwala sa Kanya. Hindi tayo ang Panginoon. Ang Diyos ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabihin, wag tayong maging mayabang. Wag nating sanayin ang sarili nating iginigiit yung sariling gusto lamang natin. So very quickly, to train ourselves in hearing God's voice, this isn't my main point, pero daanan ko, you've got to get acquainted in His words. Really, maglaan ng panahon, every day, ilaban mo ang schedule ng quiet time mo. We call it personal devotional times with the Lord. Reading God's word, meditating on it, understanding it, obeying it. Whether ganado ka o hindi, sanayin mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Everybody say, training! That's what Samuel did. Yun yung training, yun yung ginagawa ng mga lumalago sa discernment. They train themselves in distinguishing right from wrong. Hindi lahat inoohan mo, may tatanggihan ka talaga sa buhay. Sapagkat hindi lahat ay sa Diyos, meron ding ikakapahamak mo. Grow in spiritual discernment, develop sensitivity to the precious Holy Spirit who will guide us into all truth. We studied that last January. Find your satisfaction in the Lord as your shepherd. Follow His lead through His words and spirit and walk in God's ordained paths in righteousness. Commit. You can picture it. It's okay kasi dadaanan ko lang naman po ito. Commit to live a life that honors God and according to His will. The verses are there. Read them, please, for yourself. Develop spiritual disciplines and deep biblical conviction, values, principles, and keep growing spiritually. So ito yung personal devotional life. This is your church life. This is discipleship. This is serving God. This is about the discipline of choosing friends. Magiging mapili ka sa yung mga magiging kaibigan. Maging mabait ka sa lahat, pero piliin mo ang kaibigan mo. Make friends with those who will build your faith, not those who will pull you down. Can I hear an amen? Okay, so hang around with faith people. Don't hang around with people who will bring out the worst in you. Hang around with people who will bring out the best in you. Yung hahaltakin kang palapit sa Diyos, hindi yung hahaltakin kang palayo sa Diyos. Making God-honoring choices, growing in the faith, and so forth and so on. So these are balik-balikan po ito, you will grow in your discernment. It's not overnight, but train yourself. That's a key word. Pero hindi ito ang aking i-discuss. Ang gusto kong i-discuss, these three hindrances demonstrated by Eli and Hophni and Phinehas, yung pong kanyang mga anak. Dapat ang gawin natin yung kabaligtad demonstrated by Samuel
What's this? The first one is disobedience. Everybody say disobedience. Gasgas na gasgas, pero this is a very terrible hindrance po sa pagdinig at pagsunod sa boses ng Diyos. So we've got to learn how to obey God instead of disobeying Him. And this applies to those who know God's will, pero meron pong kasabihan na ignorance of the law excuses no one. So we've got to know God's will. And this also applies to those who know God's will, pero sa kabila ng alam nila, ang kalooban ng Diyos, pinipili pa rin suwayin ang kalooban ng Diyos. So the spirit of disobedience is a terrible, terrible spirit. And a person may be committing this sin knowingly or unknowingly. As for the sons of Eli, ang sabi ng verse 12, the sons of Eli were corrupt, they did not know the Lord, and the priest's custom with the people was that when any man offered a sacrifice, the priest's servant would come with a three-pronged fresh flesh hook in his hand while the meat was boiling. Then he would thrust it into the pan or kettle or cauldron or pot, and the priest would take for himself all that the flesh hook brought up. So they did it in Shiloh to all the Israelites who came there. Also, before they burned the fat, the priest's servants would come and say to the man who sacrificed, "Give meat for roasting to the priest, for he will not take boiled meat from you, but raw." But if the man said, "They should really burn the fat first, then you may take as much as your heart desires." Kasi may portion din naman ng mga pare. Pero ang kostumbre, sunugin muna yung taba. And so they disrespected the offerings that are offered to God. So, terribly po ito. "No, but you must give it now. If not, I'll take it by force." Therefore, the sin of the young man was very great before the Lord. Nilapastangan nilang Diyos. For men abhor the offering of the Lord. Yung mga tao tuloy, ayaw nang mag-offer sa Panginoon. So, they are supposed to be spiritual leaders. So, if you're a child of God, may moral standard ka nang sinusunod. Hindi mo na sinusunod ang standard ng kamunduhan na okay sa mundo, pero hindi okay sa Diyos. Ang mundo hindi ka kayang iligtas. Si Kristo kaya kang iligtas. Artista, hindi ka kayang iligtas. Si Kristo kaya kang iligtas. So this scripture is a check ano ang moral standards na aking sinusunod. So, disobedience, especially repeated ones, weakens and kills our sensitivity and capacity to hear God's voice. That's the lesson here. Pari sila, spiritual leader sila, or in our term, pastor sila. Hindi lang naman pare, basta spiritual leader. Pero, instead of following the Lord, they just do their own thing. Masarap dapat yung humihimpil tayo, tinatanong, ito bang ginagawa ko? Tama pa ba ito? Hindi yung mukhang masarap eh, kaya ginagawa ko. So when you allow your desires of whatever it is to dictate your decisions, you'll be in trouble. Practice what you call the three P's. What's this three P's? Pause, pray, and process. All through the day, you've got to learn how to, hindi yung kung anong maramdaman mo, sige, gagawin ka, lahat na andali mong hatakin ng kung ano-ano at kung sino-sino. This world will pull you down. The devil will pull you down. But God and His calling will push you up. So hindi lahat ng mararamdaman mo ay tama. So you've got to learn how to pause, pray. Yung 2 minutes lang na magpo-pause ka, malaking window na yon para manumbalik ang katinuan ng iyong isip. It's because when you pause and re-engage your capacity to think clearly, yung damdamin mo na minsan gustong kumontrol sa iyo, may stabilize mo siya. So, pause, pray, bibigyan ka ng lakas ng Panginoon, and then, process. And then, re-engage your biblical values. Re-engage your convictions, your principles, hanggang mababalansin mo ang iyong gagawin. Pero yung hindi humihinto, nahatak ng kaibigan, hindi man nagtanong, ito ba'y magsasayang ako ng oras or what? So,
Doon nagkakabuhol-buhol. So we've got to now learn hearing God's voice in our day-to-day living. Because our life is made up of choices. Hello? So if you keep making wrong choices, don't expect na magiging tama at mabuti ang buhay mo. Hindi po siya. Maliligaw ka. So you've got to train your muscles. In fact, you don't say yes to everything. You've got to strengthen your no muscle. Because every time you say yes to something, you're saying no to something else. And if what you're saying na yes ay maling bagay at nawawala yung dapat ay yes dun sa tama, nawiwiken ang kalidad ng iyong buhay. So your yes ay kailangang selective, pili, strategic, ganun aakyat at aangat ang buhay mo sa habag ng Diyos. Palakpakan po natin sandali ang Panginoon. Hallelujah. Hindi yung may nakita ka lang, palagay ko siya na, tumibok ako eh. Ha, hindi mo pa man kakilala. Banggit ko last Sunday, may mga ang picture ay cute, pero kilanlin mo ang karakter. May mga nag-text lang, sila lang na daw. You'll be amazed with young people today. Mas maganda yung love story noon. Susulat muna, yung mabango pa, yung hindi na naabutan ng mga kabataan yun eh. Tapos ilang araw pa bago darating yung sulat, di ba? Eh ngayon hindi na eh. Nag-text lang sila na raw. Oh my God. That's a foolish, foolish decision. Pause. Pray. Process. Hallelujah! Simply, but it will save you from a lot of trouble. Much of God's blessings are attached to hearing God's voice and obeying Him. We know that. Deuteronomy 28, verse 1 to 2. Now it shall come to pass, if you diligently obey, not just obey, but diligently, talagang sasadyain mo. Hindi yung kung ganado ka lang o hindi. Ganun yung iba eh. Kaya hindi lumalago. Masyado yung pa-emote-emote. Napansin ko, ang bilis ma-depress ng tao ngayon. With all of the inventions, with all of the niceties in life. Pero yung mga nasa 70s, 80s, matitibay. Yung word na mental health, hindi uso noon yun. Walang makain, o di mag-fasting. Ngayon, wala kaming ulam, makalunos kami. Mami, mental health ko. Ang hina ng emosyon. Without the word of God, your emotions are without protection. Let's go back to the Word of God. Kailangan palaban sa buhay. Hindi yung madali kang sumuko. Okay? I'm not diminishing mental. It's real. Pero kahit anumang psychological, philosophical, pag hindi mo isinama ang Diyos, walang kalutasan yan. Samantalang sa Panginoon, may problema ka, minsan itutulot ng Diyos, dun ka nga tumitibay eh. Dun ka palaban. Pag nagkakwentuhan kami nung aking anak minsan, ang kanyang observation, may mga matatalino raw na hindi nagtatagal sa trabaho, pero matalino, mahina ang EQ. Yung kanilang emotional quotient. Hindi makayanan yung pressure, umiiyak agad. Naku, hindi magtatagal yan pa sa aking trabaho. Kasi ang sa bangko, punong-puno ng pressure yan eh. You've got to develop your SQ, spiritual caution, and your emotional caution. Pag nangihina ka, hingi ka ng tulong sa Diyos. Pause, pray, process. Hallelujah! So some helpful reminders could be increase your awareness and fortify your commitment to obey God and His instructions regardless of what you feel. So huwag nating sanayin ang sarili natin sa pagsuway. Sanayin ang sarili sa pagsunod sa Diyos. Kung napalpak, bangon uli. Until your muscles of obedience grows. Operate in faith. I've said this some time ago, pero it's good to cycle back. Your emotions and feelings are wonderful for as long as they stay at the passenger seat of your life. But the moment you allow them to take the driver's seat, and grab the steering wheel, they're no longer wonderful. They can become terrible. They can crush your life to a regrettable situation.
So, praise God for our emotions. Pero sabi ni Apostle Paul, I put my body under. I subject my emotions to the Spirit of God. The safest place is the will of God. That's how you navigate your emotion. As long as it is within the boundaries of God's word, it is safe. It is wonderful. It is okay. Your thoughts, your desires, you navigate them within the boundaries of God's will. Hindi yung pinababayaan mong magwala, dalhin ka, tatakin kung saan-saan. May nakukuha po. So that's how you position yourself for victory. Purihin ang Panginoon. Naku, pag hindi po ito natutunan agad ng Kristiyano, ang dami niyang mga kapalpakan na magagawa. Whether it be in entering into a relationship or in the way you handle your finances. Ang simple illustration ay nakita naka-sale. Uy, maka-sale yun. Eh, kaso kailan magbayad ng kuryente. So, nagtatalo, sayang yun. Maka-sale eh. Pero kailangan bayaran yung kuryente. So, anong boses ang naririnig mo noon? Nagtatalo. Boses ng sariling gusto versus boses ng karunungan. So, your decision will tell you if you will follow foolishness or if you follow wisdom and faith. And those who will justify, sasabihin nila, puta mawala eh, sayang baka mabili ng iba eh. Alam niyo, maraming tukso yan. Unahin ko na kaya itong sale. And by faith, ibibigay ni Lord yung aking, that's foolishness. Simpleng ilustrasyon yun, but that is causing a lot of trouble. Bakit yung iba bumabaon sa utang? Priorities first. My worth and value ay hindi sa damit ko. I am valuable. Ako'y anak ng Diyos. Tipid-tipid lang, tiyaga lang, karunungan mo nang i-apply ko. Pag humaba yung territory ko, kahit ilang sale yan, bibilhin ko. Purihin ang Diyos! Wisdom! I'm using very simple illustration kasi ayokong nasa alapaa pang pinag-aaralan natin. Apply God's word in your day-to-day living. Sa iyong pag-aaral, sa iyong profession, are you giving your best? Baka gusto mo ng promotion, pero wala pa mga alas 5, hindi ka na makapa. Eh, siyempre nakikita yan ng mga supervisors. Hindi, baguhin mo. I'll do things excellently. I-appreciate ako, hindi. I'll do it because my God deserves the best. Real promotion does not come from your boss. Real promotion comes from God. Then He can touch your boss. Biglang nagulat ka, itinaas ang sweldo mo. O di ka ganda, purihin ang Panginoon. Sometimes we forget these simple things. We can go on, pero itong dalawa dadaanan ko na lang. Desecration. Disobedience, it's a hindrance to hearing God's voice. Huwag sanayin ang sarili sa pagsuway. Desecration. Consecration means being set apart for God's sacred use according to His purpose. Pagkapos sinabing consecration, it's synonymous to holiness, godliness, being set apart for God. So pag desecration, kabaligtaran. Desecration is synonymous to careless living, uncleanness, ungodliness. So desecration in the dictionary means irreverence, sacrilege. Kawalang galang sa Diyos. Naku, maraming tao ngayon, wala nang galang sa Diyos. They defile themselves through their words. Kung makapagmura is wagas. Wala nang galang sa Diyos, wala nang takot sa Diyos. Kalapastanganan sa mga bagay na banal. So that's the word desecration. And that is what Hophni and Phinehas did. They are priests. They should be living on higher moral standards. But they defile themselves. Nagko-commit pa ng immorality sa mga kababaihang pumupunta sa templo. Yeah, nasa Biblia, basahin po ninyo. Mandidiri ka. And then, tatayo ka at sasabihin mo, ang Diyos ay banal. Oh, come on. Okay? So, God was angered. Dito natin makikita na ang Diyos mabait, pero igalang mo rin siya. Huwag mong lalapastanganin ang Panginoon. And if you're a child of God, whether may kasama ka, o whether mag-isa ka,
igagalang mo pa rin ang Panginoon. The fear of God is what is lacking in today's society. Because today's society is gusto nila yung cool, yung naka-in sa lifestyle. And what happens? They become man-pleasers and not God-pleasers anymore. So si Eli, sa halip na sawatain ang kanyang mga anak, kinunsinti niya. So pati po siya ay nadamay sa judgment ng ating Panginoon. I'm sorry to say this, but as I'm reading this, they became more like beasts than priests. Hindi yung trabaho ng isang lingkod ng Diyos na dapat ihemplo ka sa mga tinutulungan mong lumapit sa Diyos. Eh, ikaw nga, malayo ka sa Diyos eh. So, they were judged by the Lord at mahirap ang nangyari sa kanila. Dala-dala pa nila yung ark ng covenant of the Lord in the battle, thinking na kapag nandun yung arko, ay mananalo sila. Pero natalo sila doon. Namatay si Hophni and Phinehas. Namatay ang 30,000 Israelites. Nakuha pa ang ark of God ng mga Philistines. That tells us something. Hindi sapat ang nagdadala ka ng Biblia kung hindi mo ipinapamuhay ang Biblia. Okay? Malaki ang pagkakaiba nung may Biblia ka at doon sa sinisikap mong ipamuhay ang salita ng Diyos. Malaking pagkakaiba. Pag ginanon mo ang Biblia mo kay Satanas, hindi siya takot. Pero kapag sinabi mong nasusulat at alam ng kaaway, ang buhay mo'y para sa Diyos, takot si Satanas doon. I said it this way. Said it some time ago. You cannot walk with God while holding hands with the devil. Walk with God and then walk holding hands ka kay Diablo. Hindi ho pwede yun eh. So may mga bagay na kakamuhian ka talaga at ipaglalaban mo ang iyong pananalig at pagsunod sa Diyos. May laban sa buhay. Hindi sapat ang pa-cool-cool at pa-okay-okay. God did not call us to be cool. He called us to be faithful. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! So, the primary key to overcome desecration is to be filled and led by God's Spirit and the truth of God's words. As in Ephesians 5, 18 to 20. Tamang may gifts po tayo, may talento tayo, but giftedness is not enough. We need Christ-likeness. Maraming tao ngayon sobrang busy sa pagbibuild ng kanilang image instead of trying their best to build their character within. Pa-impress, pag-gimmick sa iba. Mantalang ang tao, pupurihin ka ngayon, pero bukas ay ikikriticize ka. So our striving should be to consecrate ourselves. Consecrate, pinipilit mong ihiwalay ang sarili mo. You're not killjoy, you still enjoy the nicest in life, the blessings of God, pero alam mo yung tama mula sa mali. Walang masamang maging masaya. Pero sikapin mo, masaya ka sa tama. Bakit ka magiging masaya sa mali? Purihin ang Diyos. Hallelujah! Wisdom! Wisdom! Kaya ang Diablo, bukol na siya ngayon. I can go on, but I think suffice that we understand that. Huwag nating abusuhin ang biyaya ng Diyos. The understanding to grace now to some churches is terrible. Ang tawag nila ay extreme grace daw. Pag tinignan mo sa kasulatan, it's not extreme grace. It's not biblical grace. Ah, mabiyaya ang Diyos, kaya okay lang kahit nagkasala ka. Ay, mabait si Lord. That's not biblical grace. Biblical grace does not encourage you to continue to sin. Biblical grace will empower you to overcome sin by the power of God. Hallelujah! Yung tunay na nagsisisi, hindi yung pabalik-balik ka dun sa dating kasalanan. Lalo na kung grabing kasalanan. Imagine this, they became immoral, they are priests. So they should have abhorred that, but they've enjoyed it. In my simple reflection in Romans 6:23, all have sinned and come short of the glory of God. That's 23, verse 23 of chapter 6, Romans. The wages of sin is death. Alam nyo, balibalik ta rin man po ang kasalanan. People may try to trivialize, normalize, glamorize, or justify sin.
but it will still bring death. Yung iba, ginagawang normal ang kasalanan. Parang maliit na bagay. No, it's big deal to God. It took the life of the Son of God just to save you. It's serious. So don't normalize sin. Don't normalize pagsisinungaling. Don't normalize kalaswaan. That's not normal. It's sin. Don't glamorize it. Kahit na sabihin mong napaka-glamoroso, but you're seducing. That's not of God. Because you're just trying to get people's attention to yourself. Do not even justify it. Siguro ang ginawa nila, pari naman ako, siguro exempted na ako, no? Kaya pari ka, pastor ka, sino ka pa, sin is still sin. And they were judged by God. At that's really a dark moment in Israel. Kaya nung magkaanak itong si isa sa anak ni Eli, kasi nung mabalita ni Eli na namatay yung mga anak niya, nakuha yung Ark of God. They are supposed to be the custodians of the Ark of God. Nawala. Naku, na heart attack si Eli at natumba, nabakle ang kanyang leeg. Patay. At pagkatapos yung buntis na manugang niya, nung mabalitaan yung kanyang asawa'y namatay din, naku, nanganak nang wala sa oras, namatay din. It's really a dark moment. It's a sad story. At nagbili ng ipangalan sa kanyang anak ay Ikabod. Ikabod means the glory has departed. The Hebrew word for glory is kabod. So, Ikabod is the glory has departed. Nawala ang kalwalhatian ng Panginoon. Madaling salita, repeated disobedience, repeated desecration is dangerous. And you will no longer hear the voice of God. May we pray this prayer. Speak to me, Lord. Ayokong maging spiritual na bingi. Correct me. And yun si pag may ganun heart tayo, hindi naman in-expect ng Lord na maging perfecto tayo eh. But show to God you're willing. He will teach you. He will guide you. He will bless you. Amen? Tatayo po tayo sa presensya ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. The last point is displeasing God. Displeasing God. So, disobedience, desecration, very, very dangerous po siya. Displeasing the Lord. In 1 Samuel chapter 2, verse 29, it says, "Why do you kick at my sacrifice and my offering, which I have commanded in my dwelling place, and honor your sons more than me? To make yourselves fat with the best of all the offerings of Israel, my people. Therefore, the Lord, the God of Israel, says, I said indeed that your house and the house of your father would walk before me forever. But now the Lord says, far be it from me." Everybody say with me the last phrase. "Those who honor me, I will honor. Those who despise me shall be lightly esteemed." Hindi natin pwedeng imaniobra ang Diyos. Yung magpaparangal sa akin, ang sabi ng Panginoon, pararangalan ko sila. Yung those who will take me lightly, they will not take me seriously, parang pakulkul lang, ang relasyon sa Diyos, casual, sa halip na covenantal, kasi yung casual, yung parang pa-fling-fling ka lang. Pero yung covenantal, ito yung Diyos, hiwalay sa'yo, walang saysay ang buhay ko. Ikaw ang may lalang sa akin, ikaw ang may kapangyarihan upang mabuhay ako ng matagumpay. When you come into that covenantal, serious relationship with God, doon mangyayari yung sinabi ng Panginoon, "I will command my blessings to come after you." So I would like to encourage and challenge the congregation today. This month, ang quotient na titignan natin, lumalalim ba ako sa pagsunod sa Diyos? O ako lang yung salita ng salita at gusto ko si Lord lang ang makinig? Or will I begin to say, masyado na yata akong madaldal. Gusto kong ang Diyos ang magsalita sa aking buhay. Believe me, when God speaks, there is power. When God speaks, there is healing. When God speaks, there is deliverance. When God speaks, there is victory. Hallelujah! Allow God to speak to your life. Oh, glory to God.
Because He's for us, He's not against us. Let's honor Him. So when we displease the Lord, time will come when we will no longer hear His voice in our lives, and when there is no revelation from God, there is darkness. Because this was the dark time in Israel. Nawala ang glory. The revelation is rare. Aywan ko po sa inyo, pero ayokong dumating sa pagkakataong hindi ko na naririnig ang boses ng Diyos. Kasi tumigas ang puso ko. What Hophni and Phinehas and Eli did is they repeatedly disobeyed the Lord despite God's loving warning. They repeatedly desecrated the priesthood, and they repeatedly displeased the Lord. They became so spiritually deaf to the point that they no longer hear God's voice. Mahirap mangyari sa buhay natin yun. Maganda ang isang kasaysayang nangyari kay Abraham Lincoln, one of the most respected leaders in the world during the time na nagkaka-civil war ang Estados Unidos. Muntik na pong sumambulat ang United States. Kasi nagbabakbakan sila. But Abraham Lincoln stood, "We've got to be united." So, the Union versus the Confederates sa history, world history. Ang sabi ng isang general ni Abraham Lincoln, one general asked Abraham Lincoln, "Sir, we need to pray that God will be on our side." Kasi nagpe-pray sila, nagpe-pray din yung kabila. Parang minsan sa basketball, no, yung kampi dito, nagpe-pray Manalo si ganito. Eh, paano ba talaga? Abraham Lincoln replied, "I think such prayer is inaccurate. Rather, we need to make sure that we side with God. Because when we side with God, with what is right, we will win." Simple, pero isang paalala na hindi sapat yung mag-pray ka, "Lord, kampihan mo naman ako." Ang tama pala ay kumampi ka sa Diyos, kumampi ka sa tama, kakampihan ka ng Diyos. Bakit po? Sapagkat hindi tayo kakampihan ng Diyos sa kamalian. Hindi ka kakampihan ng Diyos sa kasalanan. So ang lesson, hindi yung gusto mo, kampihan ka ng Diyos, kundi tiyakin mo, kumampi kang lagi sa Panginoon. Kumampi ka sa katotohanan. Kumampi ka sa tama. Then, kakampihan ka ng Panginoon. Pero yung nabubuhay ka sa immoralidad at sasabihin mo, "Panginoon, samahan mo ako," hindi ka sasamahan ng Diyos. You'll not experience the favor of God. He's merciful. He'll still give you many, many chances. But today, let me say, under the sound of my voice, I trust the Holy Spirit, you need to make important decisions today. Some may be minor decisions, pero wag mong patigasin ang puso mo dyan. When God says, "Anak, tigilin mo ito, bangin yan." Sumunod po tayo at magtiwala sa Diyos. And I want to say this. Pagka sinabi mong absolute obedience, parang mabigat, no? Pero the truth is, magaang siya pag alam mo yung dynamics. Mahirap kang sumunod sa Diyos pag hindi ka nagtitiwala sa Diyos. So dapat mabuo ang pagtitiwala mo sa Diyos. Pero mahirap kang magtiwala sa Diyos pag hindi mo kilala ang Diyos. Therefore, the root is know God, because the more you know God, the more you trust Him and love Him. The more you trust Him and love Him, the more you would want to obey Him. Could it be that bakit may struggle ka sa pagsunod sa Diyos sa isang area ng buhay mo ay hindi mo siya talaga pinagtitiwalaan dyan? Area ng relasyon, area ng pananalapi, area sa iyong kinakaharap na sitwasyon. At hindi kaya kulang ka ng tiwala, kulang ka ng pagkilala kung sino siya. And you know God by revelation. You know God by faith, Hebrews 11:6. You will know God when you seek Him. He said, "I will reveal myself to you." The more you know God, the more you trust and love Him. And the more you trust and love Him, the more you want to obey Him.
John 14:15, last verse. Look at this. Nadadaanan natin ang verse na ito, pero palalimin po natin sa ating puso. John 14:15, please. If you love me, you will obey my commandments. The two interpretations of this is this. Pag sinabi mo lang mahal mo ang Diyos, pero hindi mo sinusunod ang kanyang utos, palso ang iyong pagmamahal sa Diyos. Another interpretation is, if you develop your love to God because you know Him, that He cares for you, He has plans for you, He knows what is best for you. He's the Creator. He knows the secret of success and victory in life. And then you love Him because you develop your love to God, it's easier to obey Him. Absolutely. Purihin ang Panginoon. So ang susi, sikapin mo na makilala kung sino siya sa buhay mo. Kapag pinagtiwalaan mo siya, kahit mabigat yung isang desisyon, mali ang bagay na ito, mahal ko ang Diyos, ako'y nagtitiwala, ito'y pagsisisihan ko. So magiging galak sa iyong puso, trusting and knowing that trusting Him will always lead to blessing. Lift your hands to Jesus, please. Sing that song with me. I give my all to you. Send me and I will go for you to the ends of the earth. I'll follow after you, and I want the world to know your love endures forever. And I'll obey. Yes, Lord. This is far greater. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself. Come on, say to Jesus, we'll always lead to blessing. Lord, have your way in me. Not my will, yours. Here we go now, everybody. Here I stand. Your presence, longing for your touch. The thousand days cannot compare to one day in your courts. Hold me now. Hold me now and never ever let go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Your hands are lifted before the Lord. You see, when the Lord speaks, He will comfort us, but He will also convict us. Sapagkat ayaw ng Diyos manatili tayong spiritual na bingi. And as I minister today, God speaks to us in various ways. But He will use His word and make it a rema. And when you say, Lord, mahirap po ito, pero mahal kita. Nagtitiwala ako sa iyo. I'm going to stop this thing that is not right before you, Lord. Hindi ko i-justify ang kalaswaan. Hindi ko i-justify ang karumihan. Hindi ko i-justify ang kamalian. But I trust you, Lord. Please give me strength. You know, when you have that kind of heart, He is a merciful God. Alam ng Diyos, your own strength cannot make it. He will fill you with His Spirit. And then He will enable you by His grace. Your hand is lifted before the Lord. For those who are saying, I want to develop this. I want to grow in my obedience to the Lord. Nais ko na hindi lang ako ang nagsasalita. Nais kong higit na mangusap sa akin ang Panginoon. For He is my shepherd, and His voice will lead me into green pasture. God's voice will lead you to peace. It will lead you to victory. It will lead you to prosperity. It will lead you to growth. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Nakataas po ang kamay natin. Sumunod na wa ang bawat isa sa panalangin. Everybody say with me, Lord Jesus Christ, tinatanggap ko po ang iyong salita. Anumang spirit of disobedience, spirit of desecration, attitude that displeases you, patawad, Panginoon.
Really so sorry, Lord. Cleanse me by your blood. Deliver me in the name of Jesus. I will assert not my will, but yours be done. Help me to grow in hearing your voice, in obeying you, Lord, in trusting you more, for trusting you will always lead to blessing. I love you, Lord Jesus. I declare you are my Lord. You are my God. In Jesus' name. Amen. And for the last time, sing that song with me. I will worship you forever. And I will. Come on now. Pangako, sasambay. Stand within your presence, Lord. We will seek you every day, Lord. May pangakong yung mga nakahanapin ang iyong mukha, dirinig sa iyong dinig. Oh, be now. God, your word, seal your truths, maging armas ito ng iyong mga mananampalataya. And we thank you that you've promised you'll not leave us, you'll not forsake us. For those who've been saying, nadama ko ang yakap ng Diyos, let's give God praise and honor. Amen. Mabilis lang, 1 Samuel 3:1. Just to point out something, I want this to linger to you. 1 Samuel 3:1. Meanwhile, the boy Samuel served the Lord by assisting Eli. Now in those days, messages were from the Lord were very rare and visions were quite uncommon. Ang susi, para marinig mo ang boses ng Panginoon, yung lagi mong lagi ka nagmi-minister sa Diyos. Chapter 2 verse 18, but Samuel ministered before the Lord even as a child wearing a linen ephod. Pinipicture ko si Samuel, ang cute niya. Wearing linen ephod, hindi pa yung full grown priest, pero nagmi-minister siya sa Panginoon. So, that's the key. Every morning spend time ministering before the Lord. Mag-memorize ka ng worship song, patugtugin mo yung cellphone mo, sumabay-sabay ka. And you will sense His presence and it will make you more sensitive to the voice of God. Palakpakan po natin ang Diyos. Stretch your hands to these prayer petitions. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Kada kahilingan sa panalangin ay simbolo ng paglalagak ng pananampalataya na may magagawa ang aming Diyos. Ito man ay mabibigat na suliranin, na pampamilya, pangkabuhayan, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Idantay mo, Diyos, ang iyong kamay. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan. And we pray, Lord, for those who are praying for na magkaanak, would you touch, Lord God, our precious brethren. Sorpresahin mo sila. And with any petition that is in the heart of your people,
You know it all, O God. Salamat sa iyong pagpapala, pagtugon. And thank you for being with us and for blessing us in a fresh and mighty way. Your hands are lifted before the Lord for the blessing of pastoral benediction. The Lord bless you and keep you. Cause His face to shine upon you. Be gracious to you and give you His peace. The Lord bless you indeed. Keep enlarging your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all in increasing way, now and forever. And always say, amen and amen. Good morning. God bless you. See you next week, and to God be the glory.